Okay, class, so this will be the last part of your lecture for today. So proceed na tayo. Example number 9. Obtain the integral of square root of 2x plus 1 dx with the limit of from 0 to 4. So meron kayong lower limit na 0, upper limit na 4. So kung kanina nagsosolve tayo ng puro indefinite integral, this time magsolve naman tayo ng definite integral. Pakita ko sa inyo, class, kung ano yung pinagkaiba nila. The only difference is meron siyang limit. And paano ba siya nagsasolve? Paano ba siya sinasolve kapag may limit na ganyan? Wala naman siya klase halos pinagkaiba. I-integrate nyo pa rin siya tapos apply nyo yung limit sa substitute nyo. And take note, class, na kapag nagsasolve kayo ng definite integral, kahit hindi nyo na class, ilagay yung plus C. And always remember na kapag ka definite integral sinosolve nyo, most probably ang pinapahanap sa inyo is numerical value. Hindi function. Numerical value, ha? So, ibig sabihin, kung numerical value, wala siya dapat variable. Okay? So, kung meron mang variable, sa mga susunod na topic yun, kung with respect to y or z siya. Pero this time, with respect to x lang naman siya and x lang may variable niya, ang lalabas lang is numerical value. Okay? So, try natin to. Solvein. So, paano yan? Substitution rule pa rin yan kasi hindi nyo pwedeng gamitan ng general power rule agad-agad yan. So, let u natin. Wala naman kayong ibang pwedeng i-let u dyan. Yun lang nasa loob na to. Let u is equal to 2x. 2x plus 1. So, differentiating this, kunin yung du is equal to 2 dx. Okay? And since class, meron siyang 2, ang nakasakatabi niya is dx lang. So, ilipat niyo yung u sa kabila, makukuha natin is du over 2 is equal to dx. Kagaya lang na ginawa natin class kanina dun sa 18, inilipat natin dito sa kabilang side. Okay? And then after that, mag-substitute na tayo. Eto, substitute natin, magiging integral ng from 0 to 4, integral ng, yung u palitan natin, u raised to 1 half na siya. Diba? Kasi, naka-square root, kaya u raised 1 half. So, I hope malinaw yan. Yung dx palitan natin na to, du over 2. Du over 2. After nyan, anong pwede natin gawin? Pwede natin class, yung 1 half na yan, ilabas dito sa left side ng integral sign. So, yung 1 half, ilabas nyo, then integral ng from 0 to 4, u raised to 1 half, du. Okay? After nyan, gamitan natin ng general power rule. Integrate na natin, is equal to 1 half times u raised to 1 half, paplasan natin, kung di nyo alam, kaya mental, 1 and 1 half yan. So, 3 halves dapat yan. So, 1 half plus 1 is equal to LCD nila, which is 2. 1 plus 2, that is 3 halves. So, u raised to 1 half ay 3 halves na yan over 3 halves. Okay? Sir, ano pong gagawin namin sa limit dyan? Ganito, class. Kapag ka nagsosolve kayo ng definite integral, pag may limit siya, gumawa kayo ng vertical line na ganyan. Pagka na-integrate nyo na, ha, gumawa kayo ng vertical line na ganyan. Tapos isulat nyo dito sa baba yung limit na lower ngas upper limit dito. Ganyan yung proper solving kapag ka definite integral. After nyo siyang ma-integrate. So, ganyan. Gawa kayo ng ganyan. Ba't di ko nilagay ng plus C? Kahit wala na class na plus C. Pagka definite integral, huwag nyo nang ilagay. And then after that, ibalik natin muna yung u in terms of x. Okay, simplify pala muna natin. Itong 3 halves na to, fraction yan, lagay natin. So, 1 half times 2 over 3 na yan. And then u raised to 3 halves. Tapos, yung limit nyo from 0 to 4. Okay? After nyan, simplify pa natin. So, cancel to. Alam po nakikita nyo yan. Ang mangyayari is 1 third u raised to 3 halves limit from 0 to 4.
Okay? Turn yan. Ibalik natin yung u in terms of x. U in terms of x. Ang u natin dito in terms of x is 2x plus 1. Okay? So, ibalik natin. That would become 1 third. And then, ang u natin is 2x plus 1. 2x plus 1 raised to 3 halves na may limit na from 0 to 4. Okay. So, after nyan, pwede tayo mag-substitute ng limit. Ang gagawin nyo klas sa limit ganito. Okay, nag-ha? Yung 1 third na yan, isulat nyo lang. O, di 1 third. Tapos, bracket. Yung limit na yan, isubstitute nyo sa variable na nandito. Paano yun? Dilagay nyo 2 times 4, upper limit muna, plus 1, plus 1. Tapos, raise to 3 halves. Raise to 3 halves. O yan, raise to 3 halves, minus, minus ha, minus. Excuse me. Lower limit naman. Isulat nyo pa din to, yung may variable na 2. Tapos palitan nyo ng lower limit na 0. Plus 1 raised to 3 halves. Ganyan class. Mag-perform ng definite integral. Mag-solve ng definite integral. Okay? After nyo ma-integrate. O de, sulat nyo lang yan. Gawa kayo ng ganito. Yung may vertical line na ganyan. Lower limit, upper limit. After nyo ma-simplify to, substitute nyo na sa mga variables. Tingnan nyo. Yung 1 third na yan, nilabas natin kasi coefficient naman yan ng parehas. Kaya naka-bracket na ganyan para ma-multiply sa parehas. Okay? And then after that, solve na natin. It's equal to 1 third bracket. Then ito. 2 times 4, that is 8, plus 1, that is 9. So, lagay nyo 9 raised to 3 halves, minus 2 times 0, that is 0, plus 1, that is 1, raised to 3 halves. And then after that, simplify pa natin. Ngayon, class, syempre, mahihirapan kayo dyan kapag sinolve nyo na naka 3 halves yan. Ang gawin nyo, ganito. 1 third, tapos bracket. I-transform nyo siya into radical sign. Into radical equation. Ganyan. So, 9, lagay nyo. Since naka 3 halves siya, edo ibig sabihin, naka square root yan. Kasi 2 yun nasa ilalim and then naka cube. Okay? Ito naman class is 1, naka square root din siya, tapos naka cube. Papatunayan ko sa inyo class, kapag ka class nakakita kayo ng 3 halves na ganyan, raise to 3 halves, yung 9 na yan, for example, yung 1 na lang, sige. Yung 1 na yan, po pwede nyo i-square root and then i-cube muna, tapos i-cube after, or yung 1 na yan, i-cube nyo muna, tsaka nyo i-square root. Parehas lang yan. Maniwala kayo sa akin. Tingnan nyo. Square root ng 1 is 1, and then cube is 1 pa din. Or, ito, is, 1 cube is 1, still, tapos square root ng 1 is 1 pa din. Same dito yan sa 9. Sige, itry nyo. Square root ng 9, dito 3. Naka-cube, 27. Pagka-class, binaliktad nyo yan, 9 cube muna, tapos tsaka nyo in-square. Pares lang lalabas. 27 pa din yun. Okay? So, dun kayo sa mas madali. Usually, ang mas madali dyan, i-square nyo muna, tsaka nyo i-cube. Kasi pag kinube nyo yan, tsaka nyo kinuha i-square root, may mas mahaba yun. So, ganyan yung mas madali. Ngayon, simplify pa natin. 1 third times square root ng 9, that is 3. And then, naka-cube. 3 times 3, 9 times 3, 27. Tapos, eto, square root ng 1, that is 1. 1 cube is 1 pa din. Then, after that, malapit na. 1 third, 27 minus 1, that is 26. Therefore, ang magiging sagot is 26 over 3. Meron pa tayong pwedeng
solve dyan or i-simplify. Pwede pa ba natin i-reduce yan? Hindi na class. Therefore, yan na class yung answer niya. Ganyan mag-solve class ng definite integral. Ang gagawin nyo lang is integrate nyo lang and then perform nyo class yung limit niya na ganito. Ganun lang. Yun lang yung difference niya. And kapag ka definite integral, most probably, numerical value yung hinahanap. Okay? Okay. Last example. Last example tayo, sample number 10. Tapos yung sample number 10, madali lang to class. May introduce lang ako sa inyong bagong topic dito sa number 10. Obtain the integral of quantity x squared plus 2 cube dx. Okay? Pagka-class, ganyan nakita nyo, alam ko, pwede nyo gawin yan na ganito. Pwede nyo expand na x squared plus 2 times x squared plus 2 times x squared plus 2. Pwede nyo class i-expand na ganyan. Paano expand yan? Pag in-expand yan class, i-multiply nyo ito dito. Tapos ito. Multiply nyo ito dito. Yung makuha nyo sagot dyan, i-multiply nyo din dito. So, ganun. Ha? So, expand nyo class na ganyan. Tatlong ganyan. Pag multiply, multiply nyo. Pero class, kapag naka-cube yan, madali yan. E paano pag ang binigay sa inyo is x squared plus 2 raised to 11. Kaya nyo yan? Abi, pwede naman. Kaya nyo naman talaga yan. Kaso class, abuti kayo ng siyam-syam dyan. Hindi nyo ma-ano yan. Abi, mamamali-mali pa kayo dyan kasi sobrang laki na yan. Gagawin nyo ganito. Pagka-class, introduce ko sa inyo yung topic na to, which is tinatawag nating Pascal's Triangle. Makikita nyo ito sa module nyo. Kaya dun sa kulay orange na book, na maliit, booklet, pinabilik sa inyo. Introduce ko sa inyo itong Pascal's Triangle. Introduce ko sa inyo to. So, gawa tayo dito. 1. Tapos 1. Yan, gawa kayong tatlong ganyan. Tapos pag-addin nyo to. 1. Pag-addin nyo to. That is 2. So, 1 ulit. Gawa kayo ulit ng 1. Pag-addin nyo to. That is 3. Pag-addin nyo to. That is 3 also. Tapos 1 ulit. Okay. Tapos gawa ulit kayo. 1. Tapos 4. Pag-addin nyo to. That is 6. Pag-addin nyo to. That is 4. Plus 1. Gawa pa ulit kayo. 1. Pag-addin nyo, 5. This is 10. This is 10. This is 5. And 1. Ito lang yung class ha. Ito, pinag-a-add ko to. Pinag-a-add ko to. Tsaka to. Pinag-a-add to. 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 Tapos ito. To. 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 Yan. Depende class. Gano'n ba karami class yung gagawin nyo na ganyan? Depende class dito sa exponent niya. Kung hanggang, kung third power siya, this is n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. Yung nakikita nyo, yung katapat na to, na n is equal to 3, eto yon, eto yung mga coefficients na gagamitin natin. Yan yung gamit ng Pascal's Triangle. Pero syempre, hindi nyo magagamit yan ng ganyan lang. Kinakailangan nyo ng formula dyan. Eto klas yung formula niya. A plus B raised to N, which is eto, kaparehas nyan. Eto yung A, eto yung B natin, is equal to, eto yung formula niya. Coefficient number 1, which is eto, yung una. And then A raised to N plus B raised to 0 plus coefficient number 2, A raised to N minus 1. Kung ilan yung minus nyo dito, yun yung coefficient ng B. Adi 1. Plus
coefficient number 3, a raised to n minus 2, b raised to 2, kung ilan minus nyo. And then, tuloy nyo yan class hanggang sa makompleto nyo at maubos nyo yung coefficient na yan. A raised to 0 na yan kasi minus nyo sa n, and then b raised to n. Pala. B raised to n, coefficient n yan. Okay? So, yan yun, ha? Yan yung formula niya. Baksan ko. Palagyan natin. Para matandaan nyo ito. Mm-hmm. Ayan. Yan yung formula niya. So, paano ba yung ginagamit? So, try natin gamitin dito. Ginagamit yan, class, para ma-expand natin tong mga ganito. Cube of binomial. Okay? So, madali yan, class. Kapag ka-cube lang, pwede nyo expand ng mano-mano. Pero, class, kapag lumaki na yung exponent yan, mahirap na yan. Okay, ituloy nyo lang to, class, yung Pascal's triangle na yan. Depende, class, sa exponent niya. Kung n raised to 6, o, ituloy nyo. N is equal to 7, tuloy nyo. Basta tandaan nyo, yung pinakatoktok is n is equal to 0. Yung pangalawa niya, yung n is equal to 1. So, gamitin natin. Sana ba? This is equal to integral ng expand natin. Gamit natin ng formula, coefficient number 1, ito 1. Tapos a, ano yung a nyo? That is x squared. Squared raised to n. Ang n nyo class dito is n is equal to 3. So that this is 3. And then yung b nyo is 2. Dito, raised to 0. Plus coefficient number 2, that is 3. Tapos a nyo is x squared. And then yung exponent nyo dyan is n minus 1. That is 3 minus 1, that is 2. Tapos b nyo is 2. Kung ilang minus nyo, 1. Yun yung exponent nya, 1. Plus coefficient number 3, ito yun, that is 3. Yung a nyo dito is x squared. N, a raised to 3 minus 2, that is 1 na lang yan. Tapos b nyo is 2. Kung ilang minus nyo, yun yung exponent nya. Plus, lastly, we have 1. Yung a nyo is x squared, then 0 na siya, kasi 1 minus, kasi 3 minus 3 na siya. Tapos dito is 2, yun yung b nyo, and then raised to 3 na siya. Sir, kailan po ba kami matatapos magsulat na to? Kapag ka-class, naubos nyo na yung mga coefficients nyo dyan. Okay? Stop na kayo dun. And then class, eto class, hindi nyo to kailangan i-memorize. Eto, hindi nyo to kailangan i-memorize. Yan, yung formula na yan. Tingnan nyo ah, coefficient number 1, 2, 3, 4, di ba? Notice class na isusulat nyo lang yung letter A, kung ilan yung N niya, yun yung first exponent niya. And then, descending order, pababayan class, pababayan, 3, 2, 1, 0. Tapos, yung coefficient ng B is increasing. From 0, naging 1, naging 2, naging 3, hanggang matapos nyo itong N is equal to 3. Ganun lang yun, class. Hindi nyo kailangan i-memorize yun, ha? And then after that, simplify natin. We have integral ng yung 1, huwag nyo na isulat yan. X squared raised to 3, that is X raised to 6. 2 raised to 0, that is 1. 1 na to. And then eto din, 1 na to. Kasi anything na i-raise natin sa 0 is 1. Okay? Plus, 3, sulat niyo 3. X squared raised to 2, that is X raised to 4. And then, burayin na natin to. Simplify natin. 3 times 2 raised to 1, that is 6. Plus, to 2 raised to 2, that is 4, times 3, that is 12. And then, X squared. Plus, 2 raised to 3, that is 2 times 2, 4 times 2, 8 raised to, times 1, that is 8. And then 1 na lang yan, so 8 na lang yan. O diba? Nakuha na natin, na-expand na natin class gamit na tong Pascal's triangle. Pagka class, in-expand nyo yan, yung kagaya ng ginawa ko kanina, yung mano-mano, expand nyo yan ng 3 beses. Ganito rin class yung ilalabas na sagot. Maniwala kayo sa akin. Try nyo. Sige. Pag hindi ganyan lumabas class, hindi. Ganyan lalabas class. Maniwala kayo sa akin. And then after that,
lagay nyo siyempre yung dx. After nyan, mag-proceed na kayo sa pag-integrate. Madali na lang yan, class. Integrate natin ng general power rule. Sum or difference na lang yan. X raised to 6 maging x raised to 7 over 7 plus 6x raised to 5 over 5 plus 12x raised to 3 over 3 plus 8x plus c. Okay? Is equal to 1 over 7 x raised to 7 plus 6 over 5 x raised to 5 plus 12 divided 3, that is 4, x raised to 3 plus 8x plus c. Ito na class yung final answer natin kapag ka ganyan yung problem. Ayan. Ayan na. Yan yung magiging last example natin, class. Okay? So, kung may question kayo, pwede nyo ko i-chat. Kung may hindi kayo naiintindihan, chat nyo lang ako. I will be uploading this na sa YouTube nyo. Yung part 1 tsaka part 2, I think, naka-upload na yata siya. Ayan, naka-upload na. I will be sending na sa inyo yung link kapag na-upload ko na rin tong part 3. Okay? Pero class, hindi pa tayo dyan natatapos kasi may introduce pa ako sa inyong isang rule. Which is, papatunayan lang naman natin kung tama siya. Ito. Yung tinatawag nating lagyan natin. May nakita ko dito, reverse interval rule. Reverse. Pangit, sulat ni Sir nung. Reverse interval rule. So, patunayan natin to class na equal to. Sabi dito sa reverse interval rule. For example, meron kayong limit na from A to B, tapos function of x siya. Dx is equal to, pwede nyo siyang same as siya na negative integral, tapos babalik ta rin yung limit from B to A ng function of x, dx. Same siya na ganyan. So, patunayan natin. Hindi. So, mag-example, mag-invento tayo ng example. So, halimbawa, so, box natin to. So, ibig sabihin pala, kung meron kayong limit na ganyan, pwede nyo siya isulat na ganito. So, patunayan natin. Habi daw eh. Siyempre, huwag tayong maniwala agad-agad. Patunayan natin. For example, meron kayong from 1 to 3. Tapos, ang function nyo is, ano ba? Gusto niya, x squared dx. Is this same as negative ng from 3 to 1 ng x squared dx? So, patunayan natin. So, first, eto muna, integrate natin. We have x cubed over 3. So, wag na i-plus c. From 1 to 3, tapos equal daw siya ng negative ng x cube over 3 from 3 to 1. Oo naman, nakikita ko na class, na same yan. So, try natin. Siyempre, hindi tayo dapat maniwala agad-agad. So, yung 1 third, labas nyo muna. Tapos, substitute nyo yung upper limit minus lower limit na 3 cube minus 1 cube, di ba? Yan yun. Is equal to, equal ba siya dito? Negative 1 third, labas niyo 1 third ng 1 cube minus 3 cube. Oo naman, pares lang yan, class. So, pero syempre, huwag kayong maniwala agad. Pag, hanggang din napapatunayan. 1 third, 3 raised to 3, that is 27 minus 1. It's equal to negative 1 third ng 1 raised to 3, that is 1 minus 27. Okay. So, tingnan natin.
1/3 ng 26 is equal to negative 1/3 ng negative 26. Pares yan, class. O, diba? 26 over 3 ito. Tapos, ito naman, class, is negative times negative. That is positive 26 over 3 din yan. Therefore, this is correct. So, tama ito. So, yun. Yun yung napansin ko lang kasi, class, na kung tama ba siya. Napansin ko lang. Nagbabasa ako kanina. Tapos nakita ko siya kung tingnan ko kung tama ba siya. So, tama naman. So, that would be it para sa lecture nyo ngayong araw. So, ginawa ko to class kasi yung ibang section ko na hawak, hindi pa sila, hindi pa ako napag-discuss sa kanila kasi nga, kakabigay lang sa akin sa kanila. So, eh, syempre, hindi ko naman pwedeng hayaan na malate yung ibang section tapos kayo mauuna. Hindi pwede, dapat sabay-sabay kayo lahat. Okay? Kasi syempre, sabay-sabay yung exam nyo. So, this will be the end ng inyong lesson para ngayong, para sa ngayong araw. Ito na yung inyong part 3. So, I hope meron kayong natutunan sa akin kahit konti. And, ito pala, hindi na ko makalimutan. Para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung assignment nyo. Assignment. Assignment. Number 1. Nagay assignment number 1 dito. Assignment number 1 is module. Oh. Module number 1. Activity 3. 3 and 5. Tapos isulat nyo siya sa long band paper. Ipapas yan class sa next meeting sa akin. Face to face. Yan yung assignment class. Sabihin natin kulay nung para makita nyo. Yan. Yan yung assignment nyo. Long band paper ha. Ayoko ng yellow pad kasi. Nagkakagulo-gulo kasi yung yellow pad. Long band paper para pare-pares kayo tsaka madaling check-in. Okay. So, sana may natunan kayo kahit konti. Thank you so much.